So yun, good morning mga kaibigan ko. Luluto tayo ngayon ng kalderetang baka. Tuturuan ko kayo kung paano. Ito, basic process ng pagluto ng kalderetang baka. So kung mapanood mo ito, kasagsagan ngayon ng bagyong paing. Sana safe yung mga tao. Yun, simulan natin. Lagyan ng mantika. Painitin mo yung mantika sa paglulutuan mo. Yung gamit ko palang part dito is yung spare ribs tsaka may konting taba na pinalambot ko ng kanina pa. Ngayon is lalagyan natin yung bawang. Siyempre gigisa natin. Tapos yung palagi kong sinasabi sa inyo, pag nagigisa kayo ng bawang, susupi kayo. Huwag niyong hayaang matusta. Para hindi pumangit yung flavors niyo. Yung pagtapos na lagay mo na yung pinuyas. Means lahat. Again, huwag niyong hayaang matusta. Hayaan niyo lang lamot yung pinuyas. Pagpakagisa. Tapos ilagay mo na yung beef. Tapos sotay mo lang. Lagyan mo na yung tomato paste. Tapos, isa mo na. Para maluto yung tomato. Beef broth. Beef stock. Yung pinagkuluan ng pagpapalambot mo ng baka. Yun, isa. Kayorin mo lang nung matunaw yung mga sumikit sa pan mo. Sobrang lapot nito, so need natin siya lagyan pa ng water, mga isang mangkong water. So lagyan natin siya ng one bowl ng water. Hayaan natin siya mag-simmer. Tips pala sa pagpapalambot ng baka, dapat low fire lang siya para hindi mabigla yung laman ng baka na ginagamit natin. So dapat low fire lang siya, very low fire, minimal fire, kumbaga para mabilis mag-tenderize yung baka natin. Optional pa rin kung maglalagay kayo ng double sauce, pero ako naglalagay every time may ginigit ako. Konti lang kasi big help na yung konting nilagay mo. So maraming salamat pala sa support nyo sa YouTube channel ko at sa page. Yung first naman na pagluto ko, ginisang toge at may pritong isda, umabot niya ito ng 700 plus na views na. So maraming salamat. Nandiyan, tingnan nyo. Nalagay ko yung link sa baba. Tapos, if ever napapanood mo to, kung may time ka lang naman, subscribe mo na lang. Hindi, joke lang. Eh, kung nagustuhan mo naman yung video, why not, diba? Hingi lang ako ng kahit konting subscription. So, paminta, maglagay na lang paminta. Ako ay na-advise ko talaga na bumili kayo ng pepper mill kasi masarap yung freshly ground pepper. Honestly, speaking. Maganda siya sa pangluto. Kaya na-advise ko talaga na bumili kayo ng ganito. So, yung iba pala naglalagay ng gata dito. Ako hindi ako na maglalagay ng gata. Ang nilalagay ko na lang is liver spread. Nabibili naman yan kahit saan supermarket. Okay, buong lahat ng liver spread na 85 grams. Kahit anong brand.
Pero okay na din to. So, hindi na ako maglalagay ng gata since maglagay na din ako ng libre spread. Ano mo ilagay is yung potato. At lagay mo na rin yung bell pepper. Mamaya na yung carrots kasi masarap ito pa. Medyo crispy. Yun lang, alo-alo mo lang. Yung ano, timpla. Tapos ito, pineapple chunks. Paano ba? Paano ba? Yung pineapple chunks. Lagay ka na ito. So, konti lang din. Ako gusto kasi yung ngayong pineapple chunks na makakain ito. Takpan lang natin siya. Okay, wag na. Bago isip ko. Okay. Simmer lang natin siya ng kahit mga 10 minutes. Low fire. And then, lagay na natin yung carrots mamaya. At saka nga pala, optional din. Kung gusto nyo maglagay ng peanut butter, 1 tablespoon lang. Ah, oh, teaspoon pala. Optional lang kung gusto nyo maglagay. Pero ako naglagay ako ng 1 tablespoon. Para mag-add lang sa texture. One and a half. Kaya lang natin. Hindi siya makaka-apekto sa lasa. Texture lang yung after natin dito. Hanguin mo lang. Para di siya dumikit. Kung naamoy niyo sob. Kung may feature lang na ano, na pwede maamoy yung niluluto. Promise, masarap na to. Sarap na. Papakita ko sa inyo yung tsura na niluluto natin. Kita nyo ba yan? So, kita nyo ba? Sarap eh, no? Sarap magluto. So yun, i-full na natin yung fire. Para full blast na siya, kumukuloy na siya. Tapos lagyan na natin yung carrots. Then, lagyan natin siya ng salt. Yun na yung pampalat natin. So, lagay tayo ng mga 1 teaspoon. Or kaya 2 teaspoon ng salt. Depende, mas madaling magdagdag kesa magbawas. You know what I mean? Kung medyo naalakan mo, mayroon na yan habulit. Kailangan naman maglagay ka pa ng mga water-water ng mga ganyan. So, mayroon na yan habulit. So, konti-konti muna, tsaka mo siya tikman kung okay na ba yung lahat. So, napakabilis lang to. Napakadaling lutuin. Sa bahay nyo, pwede nyo itong gawin kahit saan. So, hope may natututunan kayo sa mga pinagagawa ko. Next time, comment lang kayo sa baba kung ano gusto nyo ipaturo. So far, wala pa naman nag-comment dyan. So, mag-antay lang ako ng comment. Lagay tayo ulit ng pepper. Freshly ground pepper. Tikman na natin to. Tikman muna natin yung sauce. Okay na siya. Ko-complement talaga yung lahat ng lasa niya. So, simmer lang natin ng konti. Then, okay na. Para ma-season natin, lagyan natin ng sugar. Lagyan natin mga 1 tablespoon sugar. Kasi okay na siya eh. Malambot na lahat. Kasi ayan naman natin yung overcook yung mga
gulay na nilalagay natin. So, season ko na lang siya ng sugar para sa last touch niya. Tapos, kain na tayo. Mga ulit. Watch. Ito yung gustong lata ko. No. Yung naglalaban yung tamis, alat, tsaka yung asim ng tomato. Kuha-kuha. Ano? Tara. Kaya na tayo.